ang pinakamalakas na lindol sa Hanshin. Nangyari ito noong 17 ng Enero taong 1975 sa Hanshin o ngayon ay tawag na Kobe sa Japan. Ang bilang ng kamatayan ay 6,500. Mahahalagang impormasyon. Ang naitamong pinsala dulot ng lindol ay tinatayang nasa 1/40th ng taon-taon na produksyon pagdating sa ekonomikal. Ang epekto nito sa larangang ekonomikal ay lubos na naranasan sa buong mundo. Katulad na lamang ng Barings Bank na kung saan ay nagtamo ng malaking kawalan kay Nick Leeson, na siyang nagdala sa pagbagsak nito. Ang siyudad ng kalakalan ng Kobe sa rehiyon ng Japan sa lugar ng Kansai naganap ang dalawang mapanirang pangyayari noong 20th century. Sa kasagsagan ng 2nd digmaang pandaigdig, ito ay halos nawasak sa kalupaan sa serye ng mga maiinit na atake dahil sa pambobomba ng mga Amerikanong B-52. Ang siyudad ay nagkaroon ng isang makabuluhang kahalagahan sa Japan na ang muling pagtatayo ay naging esensyal. Ito ay umusbong muli bilang mataong daungan. Sa kalagitnaan ng Enero taong 1975, bago sumapit ang umaga ay nagkaroon ng pagyanig malapit sa isla ng Awaji, na matatagpuan sa 20 kilometro o 12.5 milya sa timog na parte ng Kobe. Nagbigay ito ng pagyanig sa fault line ng Suwa at Suwayama na kung saan konektado ito sa sentro ng syudad. Ganito na lamang ang kalapitan at kalakasan ng lindol nang ang buong syudad ay yumenig ng 20 segundo at nasa 200,000 na mga gusali ang nagkaroon ng paggalaw sa kalupaan. Marami sa mga gusali ng syudad ang may istrukturang gawa sa kahoy at may matitibay na bubong na idinisenyo upang malagpasan ang mga delubyo. Sa muling pagbukas ng lupa, ang sumabog na mga gas ay nagdulot ng mababagsik na apoy sa syudad. Nahadlangan ang mga rescuers dahil sa pagkawasak ng mga lagayan ng tubig at pagbagsak ng mga nakataas na parte ng Hanshin Expressway Route 43. Ginulantang ng lindol ang buong Hapon sa iba't ibang paraan. Bagamat halos lahat ng gusali sa syudad ay sumunod sa alituntunin ng konstruksyon, ang mga panuntunan ay hindi sapat. Nagkaroon din ng pagpuna ang gobyerno sa Hapon sa kadahilan ng tinatanggian nito ang mga inaabot na tulong galing sa labas ng bansa. Gulat ang namayagpag sa usaping Japanese Stock Exchange. At ang araw pagkatapos ng lindol ay nawalan ang Nikkei Index ng halos 1,000 puntos. Malinaw na pinahaba ng lindol ang resesyon ng taong 1990 na po na ngayon tinaguriang The Lost Decade. Kung nagustuhan ninyo ang aking video ay huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe.